Dahil sa walang tigil na pag-ulan, ngayong linggo malaking bahagi ng Eastern Visayas ang binaha. Base naman sa datos ng Office of the Civil Defense 8, nakapagtala ang rehiyon ng 2 casualties at isang nawawala. Kabuang detalya sa report ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Ayon sa monitoring ng OCD 8, umabot na sa 235 barangays sa Eastern Visayas ang apektado ng malawakang pagbaha. Bunsod ng pag-ulan dulot ng low pressure area, nasa 120 pang barangay ang nananatiling lubog sa tubig baha hanggang kahapon ng umaga. Isa sa mga apektado ang Catbalogan City sa Samar. Sa post ni Mayor Dexter Oy, makikita ang mga kawani ng Catbalogan City Fire Station at ng CDRRMO na nagpatupad ng forced evacuation sa 60 residente sa Barangay Mercedes. Sa kabuuan, mahigit sa 53,000 na pamilya o 213,737 katao ang direktang apektado ng malawakang pagbaha sa Region 8. Umabot naman sa 5,379 na pamilya sa rehiyon ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Ayon kay OCD8 Director Lord Byron Toricarion, malubhang binaha ang ilang lugar sa mga lalawigan ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Leyte. Four municipalities have already declared a state of calamity. This is San Miguel in Leyte, Dolores in Eastern Samar, Gandara in Samar, and Basay in Samar also. So far, wala naman tayong reports of canceled flights, only canceled na fast trips no, going to Cebu from Ormoc. Dagdag pa ng OCD 8 official, isang miyembro ng Philippine Military, ang namatay habang nagsasagawa ng search and rescue operation sa Northern Samar. Sa Burungan City sa Eastern Samar, isang lalaki naman ang nawawala at isa ang natagpo ang patay matapos matangay ng rumaragasang tubig baha. Meron din tayong mga reported na impossible na roads and bridges. For Leyte, we have Barangay Santol, San Miguel. In Eastern Samar, yung right top Burungan Road is not possible. At Dechi Hipapad Road is also not possible. For Northern Samar, we have Barangay Zone 1 Katubig. Northern Samar and Biliran, we have Agarang tulong katulad ng relief packs ay naihatid na ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Rehiyon 8. Ayon sa PAGASA, ang naranasang pag-ulan sa mga probinsya ng Eastern Visayas ay dulot ng low pressure area. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ako si Femery Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News.